Hello! What's up, mga kapapa Rudry Vlogs ko? Nandito naman po tayong muli para po sa ating panibagong topic, sa ating bagong pag-uusapan, upang kayo ay hatiran na naman ng panibagong tips. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa aking mga palabas. Maraming salamat po sa panonood nyo at pagsubaybay sa aking mga video tips tutorial na ito. Mahalaga po ang pag-uusapan natin ngayon. Isa rin po ito sa magiging an para tayo ay maging safe sa kalsada. Upang nasa gayon, hindi po tayo masadlak sa kapahamakang hindi nating inaasahan. Kasi ang may kasalanan din po ay ikaw. So maraming ganon, mga napapahamak, nadidisgrasya dahil sila din ang may kasalanan. So pag-usapan natin yon kung bakit nangyayari iyon. So ngayon guys, ang ituturo ko sa inyo, sabi ko nga kanina, isa sa magliligtas ng buhay natin kung sakaling nagmamaneho tayo. Kasi kung minsan tayo ay masyadong pabaya, tayo ay hindi man lang nag-check bago tayo tumakbo, or else kapag wala tayong ginagawa, ang alam natin, idadrive lang natin sa sakyan natin kapag kailangan na. Pero hindi mo alam, doon pala sa pag-alis mo na yon, ay doon pala yun na pala ang susi ng iyong buhay para ikaw ay maaksidente. Bakit? Kasi nga, yun nga po, hindi mo chinek ang sasakyan mo nung ikaw ay wala pang ginagawa, or else bago ka umalis, meron palang nakatakda ng mangyari sa'yo na ikaw din ang may kasalanan dahil sa iyong kapabayaan. Ano ba ito? Tara, pag-usapan natin. Puntahan na natin ang ating pag-uusapan ngayon. Yun pong tinatawag ko na dapat alam mo yung mga gulong mo ay masisikip ang tornilyo. Pakita ko sa inyo mamaya kung paano nyo malalaman kung dapat mong sikipan dahil lumuluwag na. Pero applicable lamang po ito sa mga hindi yung mga kotse ngayon na yung mga bagong model. Hindi ko alam kung paano yon. Pero sa mga luma po na mga sasakyan, lalo na sa mga truck, malalaman nyo po kung paano ang gagawin nyo. Ano ang makikita nyo doon sa inyong gulong? Bakit nyo masasabi na kailangan nyo siyang sikipan? At bakit nyo masasabi na maluwag na pala siya talaga? So, pupuntahan po natin iyon. Kung gusto mo akong maging kaibigan, wala pong problema. At nang sa gayon, ay lagi ka pong makakapanood ng aking mga video tips tutorial pagdating po sa pagmamaneho sa kalsada, lalo na po sa tinatawag na safety driving. Nandito lamang po yan sa aking channel. Wala pong nagtuturo niyan, I swear. Tinignan ko na po yung mga wala pong nagtuturo ng safety driving. Hindi po nila itinuturo yan. Namumukod-tangi lamang po yan dito kay Papa Rudry Vlogs or Papa Rudla Vlogs. Sa akin lamang po ang mga safety driving na iyan. Paki-subscribe ang channel ko. Andyan sa baba ang subscription icon. Isabay mo na rin po ang notification bell upang nang sa gayon ay notified ka sa lahat ng mga videong gagawin ko pa. And huwag mong kalimutan din na i-like kung iyong nagustuhan ang aking video tips tutorial na ito. And huwag mo rin kalimutang i-share sa iba upang nang sa gayon malaman din nila kung paano ba o ano ba ang technique na lumuluwag na pala ang tornilyo o stud bolt. Stud bolt po yan sa ibang katawagan ng iyong gulong. Malalaman mo ano ang sign, ano ang dapat mong makita kapag in-inspection mo ito. Ipapakita ko sa inyo. Tara, panoorin po ninyo kung paano ang technique para malaman kung nagluluwagan na ba ang inyong mga tornilyo. Takbo ka ng takbo, maluwag na pala ang tornilyo mo. So, takbo ka ng takbo, hindi mo alam yung tornilyo ng sasakyan mo maluluwag na pala, papunta na pala sa pagkatanggal. Hindi mo pa napapansin yung pala matatanggal na, or hindi man siya matanggal, kakalog po yan ng kakalog. Kasi yun nga po, maluwag na ang tornilyo or stud bolt mo. So dapat guys, inspection ninyo palagi yung inyong sasakyan. Ako talaga, kahit pasabihin nilang nagmumuka akong engot kung minsan, nagmumuka akong tanga, na iniikot ko pa talaga, no? Iniikot ko pa. Kahit pasabihin na natin hindi ko nakikita yung palatandaan, iniikot ko talaga yan. Tinitingnan ko kung ano, tinitingnan ko kung
maluwag. Although alam ko na dapat nandun yung palatandaan, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano mo malalaman na maluwag na pala yung tornilyo ng iyong sasakyan. Dapat yung mga gulong ng sasakyan nyo, katulad ng truck, chine-check nyo po yan kasi hindi nyo alam, baka mamaya lumuluwag na pala yan. Ako lagi ko yung chine-check, always ko yung chine-check yan, yan o, mga ganyan. Titingnan nyo yan kasi minsan may chance na naluwag yan. Oh, ayan guys, oh, yan. Yan, yan, yan. Ito, ito, ito. Ay, kita ko sa inyo. Sa lima na yan, alin ang naiiba dyan? Diba? Yan, yan, tingnan nyo maigi. So, ibig sabihin, ito, doon na sa taas, yan, malapit lumuwag yan. Ay, hindi pa maluwag yan. Ito, hindi rin. Hindi rin. Hindi rin to. Ito, tingnan nyo. Yan, tutukan natin. Ito. Ito, ayun o, maluwag o. Oh. Maluwag siya. Yan, delikado yung mga ganyan. Yan, yan o. Oh. Once na may ganyan ang gulong nyo, sa lang ibig sabihin yan, maluwag yan. So, delikado yan. Kaya, need natin na kailangang nag-i-inspection ng gulong. Ayan, maluwag yan o. Oh. Oh. Maluwag na siya o. Oh. Oh. Hmm. Konting ano na lang yan, luluwag yan. Kasi bakit? Ang palatandaan yan, tingnan nyo ito. Itong ano na to. Yan, once na may ganyan na siya, tingnan yung iba, wala. Iba, wala. Wala. O, tingnan natin dun sa may kabila. So, dito, parang wala. Yan. Wala siyang ganun. Wala siyang palatandaan. Naluluwag na pala siya. Yun po yung palatandaan na ito, need pong sikipan yan. So, maging dito, yan yung dalawa, ito, yan, nasikipan ko na yan, yan. Talagang sikipan talaga siya kasi maluwag na siya. Napakadelikado pagka ganun kasi baka mamaya nanakbo ka, matanggal ang tornilyo niyan. Diba? Mahirap na. So, nakita nyo po, pinakita ko sa inyo ano ang palatandaan. Makita mo na meron siyang parang ano na sa gilid, nakita nyo po kanina, di ba? So that is the time na kailangan mo ng sikipan ang iyong tornilyo. Kasi pag inikot mo yan, subukan mong ikutin yan sa pampasikip doon sa tinatawag na tie wrench. Sigurado ako gagalaw yan. Once na gumalaw yan, ayun. Ibig sabihin, maluwag na talaga siya. So, time to pasikipan na po. Dahil pag hindi at pinabayaan mo ng pinabayaan, ikaw din po ang may kasalanan. Once nasa kalsada ay magkaroon ng aksidente ang iyong sasakyan. Bakit? Dahil po sa iyong kapabayaan. Sabi nga po, kapag ikaw ay masyadong pabaya, sigurado ikaw ay magkakaroon ng aksidente o disgrasya sa bandang huli. Kasi masyado ka pong pabaya. Nawa po, nakatulong na naman po ang aking video tips tutorial na ito kung paano maiingatan ang iyong buhay sa pagmamaneho sa kalsada. Ang aking safety driving and road tips nawa po ay nakakatulong po sa inyo, na makadagdag po sa inyong kaalaman na ganun pala ang technique kung paano mo malalaman lumuluwag na pala ang mga bolt, stud bolt or nuts ng iyong sasakyan. Ano mang klase yan, di ko lang pa alam doon niya po sa mga bago ngayon kung paano. Pero sa mga lumang model, dahil marami pa namang mga lumang model, lalo na po sa mga truck driver na kagaya po ko, ganun din po ang inyong gagawin. Sana po ay nakabigay po ako ng tulong sa inyo. Kung kayo po ay may mga katanungan pa na nais nyo pong malaman at kaya ko naman pong sagutin, just leave your comment down below at akin pong sasagutin yan sang ayon sa aking kaalaman, experience at kakayahan. Pero pag hindi, ulitin ko, hindi ko po yan sasagutin. Pag nabasa ko po yan dyan, ay sasagutin ko po ang katanungang iyan. Upang nasa gayon, ay malaman po ninyo ang inyong matagal ng katanungang hindi naman po nasasagot ng kung sino po ang inyong napagtatanungan. Or else, hindi ka nakakapagtanong dahil alam mong walang makakasagot. So, nandito po ako. Susubukan po natin yang sagutin.
Paano? Andito lang po tayo sa aking paulit-ulit na paalala. Hindi po masama ang nagpapaalala dahil yun nga ay sabi nga ang gamot sa taong nakakalimot ay paalaala. So, sa kakulangan ng kalaman, aksidente o kapahamakan ang maari mong kahantungan. Kaya narito po ang aking channel upang kayo ay turuan, tulungan, at nang sa gayon ay madagdagan ang inyong kaalaman, lalo na po sa tinatawag na safety driving tips. So, hanggang sa muli, ito po ang inyong Paparo Drive Vlogs, nagpapaalam at nagsasabi po sa inyo ng ingat-ingat sa pagmamaneho, maging disiplinado sa kalsada. Hasta la vista, baby! Mwah! See you on my next vlog! Bye-bye! God bless all!